Hello mga Nakshie. Hanapin natin si Kuya Dennis. Kasama ko si Angel, nandun siya sa back ride. At siya yung taga-tingin sa left side, tapos ako yung taga-tingin dito sa right side. Nag-arkila po ako ng tricycle ngayon kasi iputin po namin yung angeles ko para makita po namin kung saan po si Kuya Dennis, para mahanap po namin si Kuya Dennis. Start tayo dito. Nasa Claro pa lang tayo. Kuya, sa Holy Mary tayo, no? Holy Mary. Opo, Nepo. Yan. Kasi lagi doon siya pumupunta kapag may mga nagme-message sa akin. Nung last time, lumayas si Kuya, sa Holy Mary siya pumunta. So ngayon, pupuntahan natin doon. Baka natin si Kuya. Yun yung unang pupuntahan natin. Tapos iikot tayo. Nabangga sa amin yung ano. Oh my God, nabangga kami. Baka akong mag-overtake mo nun. Oh my God. Nabangga kami. Nandun pa man din ako sa harap. Oh my God. Kasi nabangga siya sa ano. As in, bumangga siya. Buti na lang hindi siya yung ganun sobrang kabilis. Bumangga yung motor sa amin. Ayan po, na UP po siya, oh. Kinabahan ako doon, grabe. Okay ka lang? Pangalawang best na namin to. Pangalawang best. Pangalawang beses na namin na nabangga. Tapos si Kuya yung driver. Kasi kailan kasi tayo nabangga nun? Oh, nung 2019 nabangga kami. Si Kuya driver din yung namin. Sakay namin doon, yung driver namin. Sobrang sakit nung likod ko doon. Tapos to, nag-wiggle talaga yung motor. Tapos yung isang tricycle na nabangga sa likod, tumilapon talaga siya, no? So ngayon, naglalakad kami. Maghahanap kami ng ibang tricycle. Kasi, yun nga, nabangga yung tricycle namin. Ngayon, nag-uusap pa sila. Pinag-usapan nila kung sino yung mali sa kanilang dalawa. Pero feeling ko, ang may mali doon, yung motor? Hindi, yung O, yung tricycle? Ayun, yung motor. Kasi yung nag-overtake. Nag-overtake siya? Oo, may kotse sa harap niya. Talaga? Tapos, may palabas, di-stop yung Ikaw, nakita mo yun. Pero ang nakita ko na lang kasi, yung motor, talagang sumalubong sa atin. Oo nga. Talagang sumalubong yung motor. Nag-counterflow yung motor. Magkakarga muna kami ng Naubusan na yata ng gas si Kuya.
Pahinga muna kami kasi hindi namin makita si Kuya Dennis dito sa ano, sa Holy Mary. Andito kami sa Holy Mary ngayon eh. Meron kasi dati, may nag-chat sa akin dati nung first time niyang lumayas si Kuya Dennis. Kasi mga 2 weeks ago, lumayas na rin siya. Tapos kasi parang nagkatampuhan silang dalawa ni Justin. Tapos yun nga, lumayas si Kuya Dennis. Tapos yung time na yon, pinahanap ko siya. Tapos nakita naman siya no, sa ano, sa KFC no, no? Oo, nakita namin siya sa KFC. Tapos nakaupo siya doon. Tapos yun, sinama nila ulit pa pabalik sa bahay. Tapos sumama naman siya kasi pinayuhan siya na ano, bumalik sa bahay. Tapos may nag-message sa akin na pumunta rin siya dito, kaya andito kami ngayon sa Holy Mary para dito namin siya hanapin. Ayan. Tara, pagtanong natin siya dito. Dating nag-aalaga sa kanya, yung foster parents niya, kanina galing sa shop. Ngayon sila, dun bandat sila sa Astro Park, nag-ahanap. So kami ngayon, dito kami nag-ahanap ngayon, banda rito. Para maghiwalay kami kung saan po yung hinahanap natin. So yun po, hindi po namin siya makita dito sa park. Dito sa bandang dito. Ngayon, pumunta po kami. Ikot po kami sa kabila. Babae dun sa YouTube channel namin na andito daw siya, na nakita daw siya dito. So ngayon dito natin siya hahanapin. Tara! Kauwi lang namin ngayon at hindi namin nakita si Kuya Dennis.
ngayon, sobrang pagod, sobrang na-stress ako ngayon araw na ito, sobrang. Kasi nga, hinahanap namin si Kuya rin. Tapos galing ako sa trabaho. At yun nga. Hindi ko alam talagang, as in, binigay ko na yung best ko kung ano yung pwede ko kukulong sa kanya. Ginawa ko lahat ng best ko para matulungan si Kuya Dennis. At lagi ako nakikipag-update sa family niya, sa foster parents niya, lagi ako nakikipag-update para sa kalagayan ni Kuya Dennis. At yun nga po, hindi ko alam kung ano po yung siyempre, hindi ko naman po hawak yung kung ano yung nasa isip niya at yung kung ano yung nasa yung mga desisyon niya, hindi ko po hawak. Kaya yun, medyo nakakapagod po. Pero hindi po ako pwede mag-stop. Kasi hindi ako pwede mag-stop. Kasi marami akong tinutulungan. Hindi si Kuya Dennis yung tinutulungan ko. Marami pa akong tinutulungan. At gusto kong parang yung sa puso ko talagang gusto ko lang, pinapalakas ko yung loob ko kasi gusto kong lumaban. Yung ayoko ma-stress. Yung kasi ngayon, syempre diba, matagal mo rin nakasama si Kuya Dennis, tinuturuan mo siya, gusto mo mabago yung buhay ni Kuya Dennis. Pero siguro kung hanggang dito na lang yung talagang pagtulong ko sa kanya. Kung umalis si Kuya Dennis dito sa shop. Ayun, sana okay lang si Kuya Dennis at sana safe siya. At if ever man, gusto ko siyang makausap personal. Kasi ayoko kasing yung bumalik siya ulit sa pangangalakal dahil siyempre na tinulungan ko siya na yung makapag-start siya at sana matuloy niya yung pag-vlog niya kahit na wala na siya dito. Yung account niya, siyempre tuturuan namin siya kung paano siya makapag-start ng sarili niya. And ayun po, hindi lang po niya alam ni Kuya Dennis na may savings po siya. Kasi ayoko po kasing any moment po sa niya gamitin ng pera. Kaya po pinagsisave po namin si Kuya Dennis na hindi niya po alam. At soon po kung may mga kakailanganin po siya, dun nga po sana namin ilalabas yung pera niya. Kasi right now po, talagang kailangan niya po talaga ng guidance. And thankful din po ako kasi andyan po yung foster parents niya at tumutulong po. Na lagi pong pumupunta rin dito para i-check si Kuya Dennis at si yung mga yung family niya, yung mga kapatid niya po nagme-message po kami si Kuya Jimmy po, si Remy Boy, ayan po kinakausap po nila ako na minsan may mga ginagawa si Kuya Dennis na syempre ina-update ko sila, tapos minsan sabi nila sa akin na pagpasensyahan ko na lang daw si Kuya Dennis at thankful rin naman sila sa akin kasi na andito ako. Kasi po talagang si Kuya Jimmy po at yung foster parents niya, nag-meeting po kami dito kung saan po talaga, kung saan siya mag-stay. At na ang si Kuya Dennis talaga, siya yung nag-decide na dito siya mag-stay. Tapos since na sabi ko, open naman dito, pwede ka naman mag-stay dito para at least malay natin, di ba, mabago yung lifestyle niya, mabago kung ano yung pwedeng maitulong sa kanya. So, kaya ko siya kinupok dito. Tapos, wala akong bad intention sa kanya, pure yung intention ko sa kanya. Sobrang binigay ko yung best ko para matulungan ko si Kuya Dennis. At ayun po, sana ma-appreciate niya po ito. So po, sobrang ngayon po, medyo late na at kailangan ko na rin pong matulog. At bukas po may trabaho po ako, may makeup po ako bukas. Ayun po, maraming salamat po sa panonood. God bless po sa inyong lahat. At sa next vlog ko po, panoorin niyo po. Thank you so much po.